kung nagpapasweldo ka, ano na? Oo, taxpayer ako dito. Ano na yan? Ano? Ano? Di pumunta kay, ano, kay Kernel? Boss mo, walang problema. Let's go! So ayun naman, no, araw-araw kong dumadaan dito. Itong portion na to, wala naman nakalagay kasi dito na ano, right lane must turn right. Ano. Kasi bilang motorista, ano ba, bago ka lang doon sa lugar, no? Ang obserbahan mo talaga diyan yung traffic sign, no? Kaya nga minsan may violation tayo, DTS, disregarding traffic sign. So dito wala nakalagay na ano, na right lane must turn right, no. Ang nakakalagay doon na portion na 'yan, is yung cone na yan. Ngayon, pag nag-green yan, ang tanong, pag dumiretso ka, huli ka ba? Ah, diba? So, dito tayo ngayon sa may, ano, sa may Carmona na, ano, na crossing. So, pinara tayo ng traffic enforcer dito. Ewan ko, anong violation, pero malaman natin mamaya. Ano, serving, okay, sir. With reckless. Dahil ganito, sir, ha? Tikita nyo lang, may litensya naman ako. So, ang ano niya, SOP naman niya, sir, yung mamara, mayroong panikit. Okay na, okay na. Naubos niya, kaubos na namin. Oo. Oh. Diba? Okay na. Paano gagawin natin? So, ito yung sinasabi ng traffic enforcer na nandun na right lane must turn right. So, nakalagay dito ay wala. Wala nakalagay. Nakita nyo naman sa, ano, sa video, no? Wala nakalagay dito na turn right. Saka yung dalawang traffic enforcer na to, no? Ewan ko lang kasi araw-araw kong dumadaan dito. This is a joke talaga, nakalagay Carmona is a no helmet no travel zone. Pansinin niyo, ayan oh. Walang helmet ng mga tao dito. Oh. Sample lang 'yan, ha. So araw-araw kong dumadaan dito sa lugar na to. Na pwede ka naman talagang dumiretso dito, eh. So sila, nakatago sila doon sa part na yun. So yun na, no, shout out dito sa Carmona, especially dito sa TMO nila, no, na nag-deploy ng dalawang traffic enforcer na wala namang panikit, no, para ang huli ng tao. And then yung sa traffic sign nila, wala naman talaga nakalagay doon. Hindi ko alam kung hindi sa trap or what, ano? Kasi kung ngayon nga, yun nga, kung line na yan, kung naka-green naman, pwede kang dumiretso actually dito, eh. Kasi wala naman nakalagay na traffic sign, eh. Swerving, tapos reckless, di ba? Tapos walang panikit. Ano yun? Alokohan tong problema dito sa traffic enforcer dito sa, ano, sa Carmona. Shout out sa Carmona management, ano, traffic nila dito. Nasunod naman yung mga motorista actually, oh. Sample pa, oh, walang helmet. Oh. Inuuli, wala lang. Dito lang sila, oh. Kahapon, lumabas ka lang dito. Ando ka nakatago. Oh, ano kung yung problema mo? Wala. Wala akong problema. Hindi, okay, pumunta ka ng office namin para malaman mo. Diba yung kalam ko sino ka, eh. Oo. Hindi, pumunta kay, ano, kay Kernel. Oo. Oh, okay, ano, para lahat ng ano mo, masagot, lahat ng tanong. Nakarating naman to. Oo, di. Post mo. Walang problema. So, yun na nga, natapos na yung ating training bilang sub-instructor. So, hopefully na tayo ay maging agent of Iwas Kamote sa kalsada, and hopefully makapag-conduct tayo ng seminars in the future together with the Moto Central Kaibigan Program. And then thank you sa HSTC for providing this informative content na dapat pinapanood ng mga riders na katulad mo, katulad ko. Yun nga, no, kahit nga ano, eh, kahit alam ko na wala akong violation. Since tayo ay, siyempre, law-abiding citizen tayo, at nagtatrabaho tayo sa industriya ng motor, so dapat tayo na magiging magandang example. Actually, kahit alam ko wala akong violation, binigay ko pa rin yung lisensya ko. So, at tinanong ko siya, sir, ano pong violation? Sabi niya nga, serving. So, napaisip ko yung serving. Bakit nag-serve? Pero hindi ko na kinontes yun. Hindi ko na siya para
pagtalunan pa. Kasi ticket, mura lang naman yan eh. And then, pagkakalam ko, traffic violation receipt lang naman yan. Sa CPO lang naman yan. Mura lang din pati, no, para pagtalunan pa. At hindi naman ako nagmamadali. Hindi naman ako malilate. Baga naman ako. Gusto ko tingitan ako. Kasi yun naman talaga yung normal. Eh. Pero sabi niya, wala siya lang panito. Nagkaka-diskusyonan na kami. Sabi niya, dapat nakiusap na lang ako. Wala ko nagpapatwento ka kami na. Oo, taxpayer ako dito. Ano ngayon? Taxpayer ako dito sa Carmona. Taga rito lang ako. Kahit na. Oh. Oh, bakit nga? Binigkatrabaho naman naman kami ha. So ako nagpapasound sa iyo. Oo. Literal yun. Oo. Oh. Di ba? Ano? Ako nagpapasound sa iyo. Taxpayer. Taxpayer ako ng Carmona. Araw-araw ako dumadaan dito. Daan yan eh. Oo nga. Alam ko talaga, walang violation niya kasi wala naman nakalagay na traffic. Ito na lang, diba? Di pumunta ka sa office namin para malaman, oh. Para lahat ng tanong mo, masagot, diba? Masagot naman talaga lahat. Oh. Ano yun, sir? Wala kayong panigit? Makikiusap na lang? Hindi, ganito yun, boss. Saktong naubos yung panigit namin nang hinuli ka namin. Talagang kakatitikit lang namin. Bus na yung paligid, di ba? Pinakita namin. Alas 8 pa bukas ang munisipyo. Anong oras yun? 7:30 yata, 7:40 yun. Tapos yung pagkakahuli niya, pagkakasitan niya pa saan, para akong kriminal eh. Ay, hindi naman. Kasi maraming tumatakbo dito. Diba? Pagka pinapara namin, siyempre, naiwas sila. Inahold namin. Diba, para... Diba naiwas? Gumano niya ako dito, di ba? Maraming gano'n. Siyempre, maraming tumatakbo eh. Alam naman, tawag pa namin doon eh. Pero, sala yan sir. May lulusutan yung huli nyo dyan. Oo, paano? Kasi wala naman nakalagay right turn, mas turn right eh. Kaya nga sa office. Oh. Pero mamaya, sabihin ko rin yan. Oo. Para... Diba? Oo. Kumbaga, yung mga driver, diba? Ikaw, alam mo naman ang kakanan niyan, di ba? Ba't ka papasok dito? Hindi, araw-araw ko dumadaan sa dumidiretso ko dyan. Hindi ka namin natin tempuan. Lagi ka naman nanguhuli dito. Tagal-tagal ko na dito. Di ba? Tsaka lang, tagal ako kahapon na lang. Una, ako sumusunod lang naman ako, di ba? Oo. Hindi yung lisensya. Hindi naman ako kailangan makiusap eh. Oo nga, yun ang mga namin. Nung narinig mo na wala na kaming panikid, na sakto na upo. Oo, natural. Oo, yun natural. Papanting talaga tayo ako, no? Kasi una-una, wala. Pagkakalam ko wala akong violation, di ba? In the first place, wala akong violation. Tapos, wala pala akong panikit. Mag-iiba talaga sa rin timpla mo. Oo, okay lang yun. Diba? Nagkataon na naubos eh. May mali dito sa part na to. Tsaka yung the way na paano kayo namamara, wala kayong panikit. May mali talaga. Sabi ng na-chipon nga lang nung pinara ka namin, kung hindi ka nag-violate ng violation, hindi ka namin paparahin. Pero alam mo, wala kang panikit. No, sakto nga naubos. Kumbaga, sasabihan ka lang namin, masyadong minasama ka yung namin. Gawin namin, wala kaming panikit, di ba? Ganun lang dapat yun. Hindi naman parasahan na titikitan ka. Oh, sa mga dyan, sa mga motorista natin, mga kaibigan dyan, kapag nagkaroon ka ng violation, at alam niyo na may violation kayo, di, bigay niyo yung lisensya niyo, tubusin, tapos, di ba, at least yung, yung tax, di ba, yung babayaran mo doon na penalty, mapupunta sa local government, di ba? Kasi ang nangyari kahapon, at least, sana nakiusap na lang daw ako. So, tagal ko na sa kalsada. Alam ko na yung word na pakiusap. No? Hindi naman yung pabor sa ilang. Siyempre may pabor din yan sa kanila. The fact na wala silang panikit, bakit ka manghihuli, di ba? Paano susunod yung tao sa iyo, di ba? Kung ganyan ang siste. Yun na nga, no? Isa pa dun sa nakaka... Mag-iba talaga yung timpla mo eh. Dalawa sila dun na traffic enforcer. So walang panikit. Actually, pwede silang manikit either way kasi dalawa naman sila nakita eh. Pero the way nung pinara ako, para kang kriminal. Knowing na ako, 100% yung full conviction ko, na wala akong nalabag na batas, no, batas traffic ko sa kalsada. Kasi nga, araw-araw akong dumadaan doon.
wala akong nakikita ng traffic sign na right turn must turn right, di ba? And then, yun na nga, paano mo sila susundin pag ganito yung sistema sa kalsada? So, sa mga viewers natin dyan, comment kayo kung may ganito kayong experience, no? Tayo naman, nasunod naman tayo eh. As long as mapatumad ang maayos yung sistema nito. Kasi, yung hindi lang nakuna ng camera, kasi wala akong camera that time, cellphone lang. Sandali lang. Ang sabi doon ng Tasang Tati ng Corsair na sana nakiusap na lang ako. Pero kung may violation naman talaga ako, ba't ako kailangan makiusap? Di ba dapat tikitan, di ba? Mas dalawa pa sila ang panito. Yun lang alaga, yun lang yung learning lesson natin. Hindi ito para i-bash o yan yung mga topic ng Corsair natin. Mag-over ito ay para mabago yung ano. Yun na, yung sistema, para ma-improve. Kasi kung wala mga sasalita ng ganito, eh wala, tuloy-tuloy lang din yan, you know. Yung nandun na, ano, na sistema doon, eh sana mabago.